magandang gabi sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Batiin muna natin sa mga nagmo-monitor, Ateneo 22, UP 26, second quarter. Good luck sa Ateneo at sa UP. Batiin natin Vice President Lenny Robredo, Risa Ontiveros, Sunny Trillanes, Dick Gordon, Laila De Lima, Teddy Bagilat, Chel Jokno, Alice Lacson, at Sunny Matula. Father June Primitivo, Provincial of the Philippine Jesuits, magandang gabi po. Father Bobby Yap, President ng ADMU. Doctors for Lenny Kiko. Lawyers for Lenny Kiko. Accountants for Lenny Kiko. Bankers for Lenny Kiko. Seniors for Lenny Kiko. Bikers for Lenny Kiko. Youth for Lenny Kiko. Youth vote for Lenny. LGBTQIA+ for Lenny. Kilos ko youth. Sa lahat ng walang sawang sumusuporta sa atin at tumitindig para sa bayan, mabuhay kayong lahat. Andito na tayo sa exciting part. I love you too. Maliwanag sa ating mga mata, sa ating mga sigaw, hindi tayo narito upang magluksa. Ito ay gabi ng pagdiriwang. Ito ay gabi ng pagpaparangal, ng pagpapakilala at pasasalamat sa inyong sakripisyo, sa inyong sigasig, sa inyong tapang at inyong paninindigan sa ating, sa inyong pagmamahal. Pero ganun talaga, kumbaga sa pelikula, kailangan munang mabugbog ang bida. Kumbaga sa larong basketball, kung larong basketball ang landas tungo sa gobyernong tapat, nasa first quarter pa lamang tayo. Oo, nakakalamang ng husto ang kalaban, pero hindi pa tapos ang laban. Ngayon, nagpapagaling lamang tayo ng ating mga sugat. Marami akong nakakausap, lumalapit sa akin, luhaan. Okay lang umiyak. Sa mga messages ko na nakukuha, mukhang malaki ngayon ang membership ng Iyakin por Lenny Kiko. Pero, sabi ko nga, at sabi nga nung ako'y aktivista pa sa UP, nung panahon ng diktadura, let us transform our grief into revolutionary courage. Huwag tayong mawawala ng loob. Ibaba ang placard. Pilipino tayo. Ngayong gabi, medic daw. Saan? Medic, please. Sa bandaron. At kung merong daw tubig. Ngayong gabi, ipinagsisigawan natin sa buong mundo, ipinagmamalaki natin lahat ng tropang angat, matatag at matapang
at mabuti at mapagmahal na Pilipino. Hindi tayo talo. Hindi tayo talo dahil hindi pa tapos ang laban. Lalo na sa yugtong ito kung saan nangingibabaw ang kasinungalingan, paninira, panunuhon, panlilinlang. Habang nariyan pa ang aking mga anak na nakikita lahat ito, na nasaksihan ang pagsisinungaling, ang panlilinlang, ang vote buying, di natin maaaring sabihin tapos na ang laban. In the journey and the struggle for genuine social transformation, there is no such thing as failure, only delay. Tuloy pa rin ang paglalakbay, tuloy pa rin ang pakikibaka, patuloy pa rin ang paninindigan. At kung long game lang ang pinag-uusapan, alam ng ilan sa inyo, student leader pa lamang ako sa UP, lumalaban na ako. Alam ko ang ibig sabihin ng long game. Ang mga magsasaka natin, daang taon nang nilalait, minamaliit, inaalipusta, pinapabayaan, alam din nila ang ibig sabihin ng long game. Huwag tayong bibitiw. Huwag natin silang bibitawan. Sabi nga nila, mamaya, baka kung ano sabihin ko pag ininom ko yan. Sabi nga nila, ang musang, isang Philippine wildcat, ang musang, pag nasusugatan, lalong tumatapang. Sa pagtatapos ng naging kampanya natin, ang hinihiling namin ni VP Lenny, mag-umpisa tayo muli sa mga iniwang pangako sa ating mga kababayan, sa mga nag-oorganisa ng ating mga volunteers, sa mga gumawa na tayo ng mga programa. Programang paglilingkod sa ating mga kababayan. Dahil alam natin, mas mahirap ang kalagayan ng ating ekonomiya ngayon. At sasamahan namin kayo sa pag-oorganisa. At dahil dyan, kailangan natin iangat ang buhay ng lahat. Lalo na ang mga nasa laylayan. Kung meron akong isang mahalagang leksyon na natutunan sa pandemyang ito sa dalawang taong nakalilipas, ay kailangan natin ang isa't isa. Kailangan natin magdamayan, kailangan natin makipagkapwa upang malagpasan ang pagsubok na ito. At malalagpasan din natin ang pagsubok ng kawalan, ng sakit, ng gutom. Ganon din sa ating simulain. Magsama-sama tayo, hindi natin iiwanan ang isa't isa. We have just begun to fight. We will never give up on our children. Hindi natin maaaring talikuran ang ating mga anak. Hindi natin maaaring sabihin na hindi na tayo lalaban dahil mahal natin ang ating mga anak, ang ating bansa. Darating ding ang araw, mananaig din ang katotohanan. Mananaig din ang tama. At yan ang ating dapat panghawakan. Magkakaroon ng pananampalataya, magkaroon ng tiwala, magtiwala, magtatagumpay tayo. We did not get this far just to go this far. At sa usaping long game, in 2.5 years, deadline na ng filing sa susunod na halalan sa 2025, dapat maghanda na tayo. Sa ating mga celebrity supporters,
Maraming salamat for lending us your talent and your influence and your time for suffering foregone revenue and bashers. Sa ating mga volunteers, mabuhay kayo! Kayo ang puso at kaluluwa ng ating mga pagkilos. Sa ating mga kabataan, henerasyon na ninyo ang magtatapos ng ating sama-samang simulain. Kayo ang bitsa ng pagbabago. Alam ko marami ang nagtatanong tungkol sa mga alegasyon ng pandaraya. Sinusuri natin ito. Kinokolekta natin, kausap natin ang mga eksperto. Aalamin natin ang punot dulo ng mga pangyayari. Makakaasa kayo. At habang ginagawa ito, maghanda na tayo dahil simula pa lamang ang ating pakikibaga. First quarter pa lamang sa larong basketball. Sa aking mga mahal sa buhay, sa aking mga barangay pangilinan, mga kamag-anakan, mga kapatid ko, maraming salamat sa inyong naging sakripisyo. You, my family, and families everywhere are testaments to the love of Filipino family. Nagdadamayan, nagmamahalan. Wala dito si Sharon ngayon dahil nagluluksa pa rin siya. Ang isa niyang napakamalapit na kaibigan ay namatay, kaya siya po ay nagluluksa. Ngunit ito ang message ko sa kanya. To my wife of 26 years, I usually end my speeches na kinukumusta ninyo si Sharon at ang sinasagot ko, ayun, patay pa rin sa akin. Pero pagkatapos ng kampanyang ito, at habang pinakikinggan ko siya sa mga talumpati niya, ako ngayon ang patay na sa kanya. Sa lahat ng naririto, panalo tayo dahil meron tayong pagmamahal. Pagmamahal sa isa't isa, sa kapwa, sa inang bayan, kinabukasan. Love conquers all. Magtatagumpay din tayo. Magtatagumpay din ang pagmamahal. Magandang gabi po sa kanilang lahat at maraming salamat. Maraming salamat, Senator Pico.